Magandang umaga, Assumption! Andito na naman kami para sa ating lingguhang simbahagi upang pagyamanin pa ang ating kaalaman tungkol sa simbahang Katoliko sa Pilipinas. Sa araw na ito, ating pagtutuunan ng pansin ang pista ng Kristong Hari na ating ipinagdiwang noong nakaraang linggo. Noong taong 1925, itinakda ni Pope Pius XI ang pagdiriwang ng Kapistahan ng Kristong Hari tuwing huling linggo ng Oktubre upang pagtibayin sa mga mananampalataya ang mapayapa at tapat na paghahari ni Jesus sa panahon na pinangingibabawan ng materialismo, makamundong pamumuhay at mga taliwas na pangako ng mga huwad na pinuno. Taong 1969 naman nang ilipat ni Pope Paul VI ang araw na pagdiriwang ng pistang ito sa huling linggo sa karaniwang panahon ng taon ng liturhiya. Bilang Hudyat na ang susunod na linggo ay simula na ng Adbyento at ng bagong taon ng liturhiya. Isinagawa ito upang lalong pagtibayanin ang koneksyon ng paghahari ni Jesus at ng kanyang pangalawang Adbyento o pagdating upang husgahan ang sanlibutan. Ngunit ang Kristong Hari ay hindi gaanong tanyag dito sa Pilipinas. Marahil dahil wala tayong karanasan ng pamumuhay na nasa ilalim ng mga hari at reyna. Masikat pa rito ang debosyon sa Santo Niño at Jesus Nazareno. May kasabihang kung ano ang paboritong larawan ni Kristo, ay siya ring nagsasaad ng kung ano ang mahalaga para sa atin. Marahil marami ang debosyon sa Santo Niño, dahil para sa atin mahalaga ang mga kabataan at pagiging mabuting anak ng Diyos. Marami ring deboto ng Jesus Nazareno na nagtuturo sa atin ng radikal na pagmamahal na handang magtiis at mag-alay ng buhay. May mga makabagong paglalarawan kay Kristo bilang isang kaibigang nakikiisa sa ating mga paghihirap o kuya na yumayakap sa atin upang palakasin pa ang ating loob at marami pang iba na nag-uugnay kay Kristo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kung ating talagang sasalubin ang paniniwala kay Kristo bilang tapat at mabuting hari, magiging mapanuri tayo kung sino o ano ba talaga ang naghahari sa ating buhay. Kung si Kristo ay tunay na hari ng ating buhay, nakikiisa ba tayo sa Kanya upang maipalaganap ang Kanyang kapayapaan at katarungan sa ating lipunan? Makikita ba sa ating mga pagpili o desisyon na si Kristo ang nangunguna sa ating buhay? Marahil kung tumibay pa ang ating karanasan ng paghahari ni Kristo sa ating buhay, mas nanaisin nating mapasailalim ng pamumuno ng mga totoong lingkod-bayan kaysa sa mga huwad na pinunong naghahari-harian lamang. Ating ipinalangin ang ating bansang Pilipinas na ipinagmamalaki nating bayang Kristiyano sa kabuuan ng Asya ay maging tunay na saksi sa kapayapaan at katarungan ng kaharian ng Diyos. Isang mapagpalang Miyerkules ang sumainyo, Assumption.